Beshiwap, wala ka pa bang balak sabihin kay Jacob yung nasa tiyan mo? Sinubukan kong gawin. Sinubukan kong sabihin pero ayaw niyang magkaanak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, matapos ang lahat ng dinanas ni Yang Yang sa kamay ni Troy at ni Danica, ay nakaligtas na rin ito sa kapahamakan. Kasabay nito ay nalaman din niyang siya ay nagdadalang tao. Ngunit imbis na ipagsigawan nito sa buong mundo na siya ay magiging isang ina na, ay mas pinili ni Yang Yang na ilihim ang lahat kahit na kay Jacob na ama ng kanyang dinadala. Nakaligtas din sa sunog sina Troy at Danica sa tulong ni Jacob. Mas nanaig ang pagiging magkaibigan ng dalawa sa puso ni Jacob kesa pagiging magkaaway. Habang abala ang lahat sa pagliligtas kay Yang Yang at sa sunog, ay kinuha naman itong pagkakataon ni Seryo upang makatakas. Naging matagumpay naman ang pagtakas ni Seryo, ngunit hindi na siya sinuportahan ng kanyang mga dating tauhan. Iniwan siya ng mga ito sa ere at mas pinili ang maayos na buhay na inalok ni Jacob. Ito na nga ba ang simula ng maayos na buhay ng ating mga bida? Ano kayang dahilan ni Yang Yang sa pagtatago niya ng kanyang kalagayan kay Jacob? Tunghayan ang 18 kabanata. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Jacob. Alam sa buong mansyon na palabas lang ni Jacob ang lahat sa pagitan nila ni Yang Yang. Peke ang pagiging mag-asawa nila ni Yang Yang at ginagawa niya lang lahat ng to upang matulungan si Yang Yang na maghiganti kay Seryo. Subalit matapos ng mga nangyari, tila ba nagbagong ihip ng hangin na siyang ikinagulat ng lahat? Ano yun? Mahinang tarong ni Yang Yang matapos kumala sa mainit na halik na ginawa ni Jacob. Napangisi si Jacob bago sumagot. Isang halik. Wika nito. Namula si Yang Yang ng todo at yumuko. Oh, ano ang lagi kong sinasabi sa'yo? Usal ng binata at hinawakan ng baba ni Yang Yang. Iniangat ito ng binata at tinitigan sa mga matang dalaga. Na dapat huwag akong yumuko tuwing kinakausap ka. Tugon ni Yang Yang. Nang mga oras na yon ay para bang walang tao sa kanilang paligid. Makikita sa mukha ni na Jacob at Yang Yang ang pagkasabik sa isa't isa. Nakatingin lang lahat sa dalawa at salit-salita nilang pinagmamastan si na Jacob at Yang Yang na para bang nanonood ng pelikula. Kinikilig ang karamihan sa mga kasambahay at nangarap bigla na sana ay may isang Jacob ding dumating sa kanilang buhay. Ahem! Tikim na sabi ni Manang Tere. Napalingon ang lahat sa matanda na binasag ang magandang senaryong nangyayari sa dalawa. Lalamig ang pagkain, sabi ng doktor. Kailangang magpahinga ni Yang Yang at kumain sa tamang oras. Ayos lang po ba, Sir Jacob? Sabat ni Manang Tere. At kayo? Lumingon ang matanda sa mga kasambahay na nakapaligid sa kanya ng oras na yon. Hindi ba't marami pa kayong gagawin sa loob? Bakit hanggang ngayon ay nandito pa kayo? Sita ng matanda sa mga kasambahay na nandoon din upang salubungin si Yang Yang. Ito na nga po, Manang, babalik na. Tugon ni Mirna. Si Manang naman kahit kailan, KJ, nanonood pa kami. Ngulubod na sabi ni Mirna. Anong sinabi mo, Mirna? Sita muli na matanda at handa nang hambalusin si Mirna ng hawak nitong basahan. Mabilis na nagsipula sana ang lahat at naiwan na lamang sina Jacob, Yang Yang at Manang Tere. Natawa naman sina Jacob at Yang Yang sa ginawa ni na Mirna. Oo nga, lalamig ang pagkain. Ano, tara na? Nakangiting sabi ni Yang Yang kay Jacob. Inakay ni Jacob si Yang Yang papasok at todo asikaso ito sa dalaga na para bang tunay niya itong asawa. Nakakapanibago man na hindi na ito sinita ni Manang Tere. Nakatanaw lang ito sa dalawa at napangiti mag-isa. Oh, Manang, sino pong tinititigan niyo dyan? Usisa ni Mirna. Sinunda ng tingin ni Mirna ang direksyon kung saan nakatitig ang matanda. Natuntun nito ang nakatanaw pala ito kina Jacob habang kumakain ng dalawa ng tanghalian. Alam mo, Manang, may maganda ring naidudulot ang mga nangyari. Usal ni Mirna.
At anong maganda sa nangyari, Aber? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Yang Yang sa kamay ng Troy na yon? Naku, kung alam mo lang talaga na may pagka-demonyo pala talagang batang yon. Noon pa lang pinutol ko na yung sungay niya. Aba, malanghel nga yung itsura. Nakakasulasok naman palang budhi at ugali. Gigil na sabi na matanda. Halatang masama ang loob nito sa mga nangyari. Manang, hindi sa part na yun ko sinasabi na may magandang naidulot. Makinig ka. Tingnan mo si Sir Jacob. Kung hindi pa nadakip si Yang Yang, hindi niya may pagtatanto na mahalaga pala sa kanya si Yang Yang. Tingnan mo nga, oh. Hindi naman nabaldado si Yang Yang, pero kung mag-asikaso si Sir, daig mo pa ang asawa. Puna ni Mirna. Kung sa bagay, tama ka dyan. Nagising si Jacob at hindi na natakot. Pagsang-ayon na matanda. Ay, sa wakas, sana magtuloy-tuloy na ang ganito mga pangyayari sa ating lahat. Wika ng matanda. Success silang Manang Tire at Mirna sa lubos na pag-aalala ni Jacob ng mga panahong nadakip ni Troy si Yang Yang. At ngayong ligtas na ang dalaga, ay hinayaan na ng binata ang kanyang sarili na ipakita kay Yang Yang ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi mapaghiwalay ang dalawa mula nang nakauwi si Yang Yang. Lumiban si Jacob sa kanyang mga gawain sa hasyenda upang alagaan si Yang Yang ng ilang araw. Jacob, pwedeng magtanong? Usal ni Yang Yang habang sila ay nasa balkonahe at nakatanaw sa magandang tanawin mula doon. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na yon dahil palubog na ang araw. Ano yon? May gusto ka ba? Kailangan? Sabihin mo, kukuha ko sa baba. Sambit ni Jacob. Natawa bahagya si Yang Yang. Wala akong kailangan. Ano kasi, nagtataka lang ako. Bakit ganito? Tanong ng dalaga. Anong bakit ganito? Hindi ko maintindihan. Balik na tanong ni Jacob. Ang ibig kong sabihin ay ganito. Anong ibig sabihin ng ganito na sobrang maasikaso ka sa akin? Maalaga. Pakiramdam ko may mali. O hindi kaya may nangyari nung nasa ospital ako? Sambit ni Yang Yang upang mas mapaliwanag ang kanyang tanong. Natatakot kasi ako. Baka pag natulog ako at pagising ko bukas, magigising ako sa katotohanan na panaginip lang pala lahat ng to. Umupo si Jacob sa tabi ng dalaga. Kinuha ang kamay nito at hinalikan. Alam kong nakakapanibagong mga kinikilos ko. At humihingi ako ng pasensya dahil hindi kita mapupuntahan sa ospital noong nakaraan. Gusto kong bumawi. At kahit nagpumilit akong pumunta ng ospital para dalawin ka, sinabihan ako ng mga doktor na huwag ka munang dalawin. Hindi ko maintindihan noong una pero pinaliwanag nila sa akin, nila Dana, na kailangan mong magpahinga ng maayos at kailangan mo rin magpagaling. Panimula ni Jacob. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Yang Yang dahil nagawa ng paraan ng kanyang doktor at ni Dana na ilihim ang kanyang pagbubuntis kay Jacob. Siya mismo ang nagsabing huwag munang padalawin si Jacob o kahit sino mang lalaki habang siya ay nagpapahinga pa at nagpapagaling. Hindi biro ang trauma ang kanyang dinanas, kaya naman mas pinabuti nitong magpagaling muna ng tuluyan. Tahimik na pinakinggan ni Yang Yang ang mga sunod na sinabi ni Jacob. Pero wala ka sa panaginip. Totoo lahat ng to. Totoong personal kitang inaasikaso, inaalagaan at sinasamahan. Sa totoo lang, ayoko nang mahiwalay sa'yo dahil simula nang dinakip ka ni Troy, ang buong akala ko, mawawala ka na sa'kin. Usal ni Jacob. Nakakatunaw ang mga titig ng binata. Matagal nang pinangarap ni Yang Yang na mangyari ang lahat ng to. At ngayong natupad na ang kanyang hiling, ay walang mapaglagyan ang kanyang tuwa. Ngunit hindi pa rin maalis ang takot sa kanyang puso. Kinakabahan ako. Hindi ko maintindihan. Pwedeng diretsahin mo na ako? Mahal mo na rin ba ako? Kasi ako, matagal na kitang minamahal. Pero sino ba naman ako para umasang mapapansin ang isang tulad kong dukha? Suntok sa buwan na matupad ang pangarap ko na makasama ka habang buhay. Oo, at ang akala ng lahat ay mag-asawa tayo. Pero ngayong patapos ng lahat,
Alam kong patapos na rin ang pagpapanggap nating dalawa. Malungkot na sabi ni Yang Yang matapos niya magtapat ng kanyang pag-ibig sa binata. Ngumiti si Jacob at hinawakan ng pisinang dalaga. Nagkakamali ka, Yang Yang. Unang beses pa lang kitang nakita sa talipapay, nahulog na ako sa'yo. Pag-amin ni Jacob. Jacob. Naluluhang sambit ni Yang Yang. Ipinunas ni Jacob ang kanyang hinlalaki sa pisngi ng dalaga upang pahirin ang luhang tumutulo dito. Tama ang narinig mo. Matagal na kitang iniibig. Wala lang akong lakas ng loob na magsabi sa'yo dahil napupuno ang puso ko ng galit at paghihigante. Pero matapos mangyari ang lahat ng to, napagtanto ko na maikli lang ang buhay at hindi ako dapat pakulong sa nakaraan. Dapat nahayaan ko na din ang sarili kong maging masaya. Kasama ka. Usal ni Jacob. Niyapos ito ni Yang Yang. Mahal na mahal kita, Jacob. Sobra. Umiiyak na sabi ng dalaga. Tila nasa alapaapang dalawa ng mga oras na yon. Matapos nilang umamin sa isa't isa ng kanilang nararamdaman, nag-uumapaw sa ligaya ang kanilang nararamdaman. Umusad ang mga araw at sinulit ng dalawang ilang araw nilang bakasyon. Kaya naman si Dana muna ang namahala ng lahat sa opisina ni na Yang Yang. Kasama nito madalas si Lando. Ibinalik na si Lando sa ilalim ni Jacob. Ay, sa wakas, happy ending na rin ang lahat. Wika ni Dana habang kumakain sila ni Lando ng tanghalian. Oo nga, akalain mo yon na paikot ng dessert Roy tayong lahat. Ang siste, akala ng lahat nakakampi siya. Buhay nga naman. Opinyon ni Lando. Huh, parang hindi siya naging bad guy, ano? Buti na lang binulabog ka ng konsensya mo. Kung hindi, isa ka rin sa natupok ng apoy. Asar ni Dana. Grabe ka naman, hindi naman kasing halang ng mga bituka nila ang pagkatao ko. Tao lang ako, nasaktan. Pero ang mahalaga, bumawi ako. Belta naman ni Lando. Matapos maapo lang sunog, nakita ang katawan ni Troy at Danica ang sunog na sunog at halos hindi na makilala. Kasama ring natupok ng apoy ang kanilang mga tauhan. Ang ibang nakaligtas ay sumuko sa mga pulis. Nagluksa si Jacob ng mga panahong yon, ngunit naisip nitong mas mabuti ganong nangyari. Magkasama pa rin sila ni Danica kung saan man sila mapupunta. Hindi na rin mabubuhay si Troy sa galit at makakausad na silang lahat. Hindi nakaligtaan ni Jacob ang kanyang tiyuhing si Serio. Patuloy pa rin ang paghahanap nito kay Serio. Bumaliktad na rin ang lahat ng kanyang koneksyon, parang na ngayong daga si Serio na hindi alam kung saan susuot at makatakas lang kay Jacob. Hindi mo ba talaga ako mapapahiram ng pera? Ito naman parang wala tayong pinagsamahan. Pilit ni Serio sa isa sa kanyang mga koneksyon. Pasensya ka na, Serio, pero hindi eh. Sa totoo lang, mabait pa ako sa'yo dahil hindi kita sinusuplong sa pamangkin mong si Jacob. Ang laking pabuyang nakapatong sa ulo mo. Kung sasabihin kong nasa poder kita, aba, jackpot ako. Pero hindi ko kaya dahil may pinagsamahan din naman tayo kahit papaano. Sambit nito kay Serio. Ano sinabi mo? May pabuyang nakapatong sa ulo ko na ibibigay ni Jacob? Paglilinaw nito. Tumango ang kanyang kausap. Oo, kaya magpasalamat ka at hindi ako natutuksong isuplong ka. Bisit na Jacob na yon. Ginawa niya akong kriminal? Gigil nitong sabi. Hula ng ibang mapuntahan si Serio. Naisip rin nitong lumisan sa kanyang pinagtataguan. Dahil ramdam nitong anumang oras ay maaari siyang balikan ng kahit sino man. Naging palaboy-laboy si Serio sa mga kalapit bayan ng hasyenda. Nagbabalot kayo ito at nakuhang mamasura dahil wala na rin siyang perang pangkain. Naglalakad sa katirikan ng araw si Serio nang bigla itong himatayin. Dala na rin ng gutom at pagod. Ilang linggo na ang nakalipas, bumalik na rin sa trabaho si Yang Yang kasama si Dana. At todo alaga ito sa kaibigan. Beshiwap, wala ka pa bang balak sabihin kay Jacob yung nasa tiyan mo? Alam mo, buti hindi sila nagtataka. Ang lakas mong kumain na tumataba ka na. Sambit ni Dana. Napabuntong hininga ang dalaga at nagsalumbaba na lang. Hala, bakit naman ganyan ang reaksyon mo? Sunod na tanong ni Dana
at biglang nag-alala. Sinubukan kong gawin. Sinubukan kong sabihin pero biglang may tumulong luha sa mga mata ni Yangyang. Nagulat si Dana at nagkandatakbo ito papalapit sa kaibigan. Bakit? Ano nangyari? Hindi ba't okay naman kayo? Mahal niyo naman ang isa't isa. Umamin na kayo sa isa't isa, di ba? Ano pang problema? Sunod-sunod na tanong ni Dana. Ayaw niyang magkaanak. Maikling sabi ni Yangyang at bumuhos na ang kanyang mga luha sa harapan ng kanyang kaibigan. Minsan ang napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Isang umaga habang naglalakad sa bukirin ay may mga batang nagpapalipad ng saranggola, naghahabulan at naglalaro. May mga babae ring may mga dalang sanggol upang pasikatan ang mga ito ng araw. Lumapit si Yangyang at nakipagkwentuhan sa mga ito. Samantalang si Jacob naman ay nakihalubilo sa mga batang nagpapalipad ng saranggola. Aliw na aliw si Yangyang sa mga sanggol. Makikita sa kanyang mukha ang pagkasabik, lalo na't alam nitong malapit na rin siyang magkaroon ng sarili niyang anak. Mukhang aliw na aliw ka sa mga bata kanina, sambit ni Jacob habang sila'y namamahinga sa malapit na kubo sa palayan. Tapos na sila makihalubilo sa mga tao sa asyenda. Nakaramdam din ng pagod si Yangyang kaya naman nagpahinga muna ito. Oo, nakakatuwa kasi yung mga baby. Alam mo, pangarap kong magkaroon ng babaeng anak. Yung bibihisan ko. Makakasama ko magluto at marami pang iba. Nakangiting sabi ni Yangyang. Jacob, paano kung magkaanak na tayo? Anong gusto mo? Babae o lalaki? Tanong ni Yangyang. Tumingin sa palayan si Jacob. Sa totoo lang, ayoko madismaya kay Yangyang. Pero ayoko rin magsinungaling. Hindi ko nakikita ang sarili kong maging isang ama. Tugon ni Jacob na kinaguho ng mundo ni Yangyang. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Ngayong isang palaboy na si Seryo, ito na nga bang katapusan ng kanyang masamang binabalak? At ngayon na nasa tahimik ng lagay ni na Jacob at Yangyang, anong dahilan ni Jacob bakit ayaw niyang magkaroon ng anak? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!